Hello, guys. Mommy, So yes, Mommy. So one week na kaming nakauwi. Yeah, what is it? Ready so quick. Yeah, okay. Pero si Dwayne hindi pa rin pumapasok sa school. Ayan, masama yung ubo niya. Masama yung ubo niya kasi po nagka chicken pox siya. Tinubuan po siya ng mga rashes nung mga third day na pagdating namin dito. Third day, nagkaroon siya ng mga blister dito. Tapos singaw, hindi siya makakain. Hindi siya nakakain ng 2 days. Tapos umayos naman. Tapos ito, ayan o. Natubuan siya ng mga... Ayan. Ayan o, meron siyang... Ayan, akala namin, mouth and hand and mouth. So, pina-check up ko siya kahapon sa doctor. Chicken pox daw. Ayan, may mga bago siyang tubo. Ayan. So, until then, ba, hindi pa siya makakapasok? Ayan. Hanggang hindi pa talaga totally mag-dries up. Ito, parang na-infect na ito kasi kinakamot niya ng kinakamot. Ayan, paggabi. Kaya meron siyang isa dyan. Tapos, eto. Buti si ate, may yun na chicken pox na. Kaya safe naman siya. I don't think mahawaan siya. Mayroon pa sa ulo niya, Ayan, may sa ulo. A, B, ayan, C, D, E, dalawa yun nakita ko kaya akala namin, kasi wala naman siya sa likod at sa katawan, kamay lang at saka paa talaga. Sabi ng doktor, siguro daw matibay daw yung kanyang immune system, kaya hindi talaga naglabasan yung ano niya. So, ayan. At dahil very good siya sa doktor, eto, nag-request ng toy at eto yung nakita niya, yung stunt car niya. So, ayan. So, yun ang happenings namin in our first week from Philippines. Did you miss Philippines, Dwayne? Did you miss the Philippines, Dwayne? You answer nicely to mommy. Do you miss Philippines, Dwayne? Do you want to live in Philippines, Dwayne? Yeah. Yeah, do you wanna stay there for long? Yeah. Wow. Do you wanna go back there again? Yeah. Why do you want to live in Philippines? What do you like in Philippines? Do you like your cousins there? Yeah. Who is your cousin there in the Philippines? Who are they? Ray. Timmy. Tito. Huh? Tito. Tito. What about Tita? And Tita, yeah. Huh? Tita Didi. Tita Didit. Yeah. Kuya, who is your kuya in there? What is the name of your kuyas there? What is the name, Kuya and? Kuya Andre. Kuya Andre. And who is the other one? Kuya. Kuya? Kuya Kim. Kuya Kim. And what is the name of your other cousin? Megan? Megan. Megan. And who is the other, the baby? The baby. Oh, what is the name of the baby girl? Maki. Maki. Yay. And do you miss Tata? Yes. So who is the name of your grandfather? Tatay. Tatay. And your grandmother? Nanay. Yay. Do you want to live with them? No. Huh? I thought you want to stay there. You don't want to live with them? Oh dear. Where do you want to live? Dwayne? Philippines. Yeah, they are in Philippines, aren't they? Do you want in Cavite only? Do you want in Cavite or in Romblon? Cavite. Why do you want in Cavite? Because I want to... Do you want the aircon room? Yeah. Guys, kasi ang init-init talaga sa probinsya, yung bahay ng nanay ko walang aircon.
Pagdating namin doon, pagdating namin doon kasi may bagyo, may dumaang bagyo. So 3 days na nag-uulan. So pagdating namin doon, keri-keri pa talaga, hindi siya mainit. Kaya nakatulog kami, nakastay kami ng 3 nights sa bahay ng mga magulang ko. Tapos after that, wala na yung bagyo, sumikat na uli. Ayun, bumalik na ang init talaga. As in, super init. Yung anak ko, Diyos ko, si Andrea talagang nagsumbong sa daddy niya na wala siyang makitang lugar na pwedeng palamigan. Kaya ayun, nagkaano pa siya, naghinika siya. Kaya nag-lodge na lang kami umanap kami ng maestaya namin na kwarto sa bayan. Para lang yung may aircon. Ayaw na nilang bumalik sa bahay ni nanay at tatay. I think yun ang reason ni Dwayne, kaya ayaw niya doon kina nanay at tatay kasi super init talaga. Grabe, ang bababa pa ng bubong nila nanay, although may ceiling sila. Pero Diyos ko, super init talaga sa loob. Kahit yung mga electric fan, walang kwenta yun. Kailangan talaga pa aircon din. So, ayan. Pero itong mga bata talaga, parang gustong bumalik. Si Dwayne, nakita niyo yung picture, yung video ko na pag-surprise sa parents ko. Grabe, umiyak siya bigla. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Ayun, talagang na-miss. Sabi niya, I want to go back there in Philippines. Sabi niya, in room lock. Sa Cavite kasi walang problem. Pag nainita, naakyat lang. Ayun, magpapalamig na naman. Kaya mas gusto nila doon. Medyo maaliwalas. At saka, medyo maganda yung state ng surrounding. Kunti yung langaw. Sa probinsya, sobrang kasi probinsya, halo-halo na. Pero ang gustong-gusto ni Dwayne doon, ang dami siyang mga creature na makikita sa probinsya. So, ayan. Good luck na lang dito sa kanyang bulutong tubig. Inuubo nga siya, parang nagwiwisi siya. Meron na naman palang may bago. There's new in your nose, Dwayne. Medyo siya, pa-baby siya. Ayaw niyang nalalayo siya sa akin. Ang ingay ng nilalaro niya. Diyos ko, Lord. Okay, guys. Konting update lang po. Update din naman tayo pag may time. See you next time. May mag-upload ako ng mga konting kaganapan sa holiday namin. As in, wala po talaga kaming gaanong ganap sa holiday namin. Dahil sobrang busy po ako, lahat ng oras ko kinain sa nilalakad ko, kaya yung mga bata stay lang sa room. Tapos nagkasakit pa sila, si Andrea nag-antibiotic hinika, tapos si Dwayne naman nalagna, tapos yung pamangkin ko na anak ng bunso namin babae, ayun, talagang nilagnat So, walang ganap yung mga plano namin na magpupunta sa ibang resort, hindi natuloy. Yung plano namin na mag-round tour kami doon sa isla namin, hindi natuloy. Kasi yung oras kulang at saka. Kasi yung nilalakad ko, aalis ako ng umaga, uuwi ako mga alas 3 ng hapon. Kapag aalis din ako ng mga alas 12, nakaka-uwi ako alas 5. Kasi ang haba ng mga pilahan, ang hirap ng mga transaction sa atin. Yung pila-pila talaga, kinakain yung oras. Kasi wala talaga. At saka sa gabi naman, iniiwasan kong mahamugan itong mga bata. Kasi super hamog at saka ang pangit. May mga may sakit. Kaya talagang na-board. Si Andrea talagang na-board siya. Sabi niya, I want to go somewhere. Kaya yung mga last 2 days namin, hindi rin naman pwedeng umano sa dagat. Kasi napakarong timing talaga. Kasi nga, yung namin doon, pagdating namin, pinagbabawalang maglaro, mangisda o mag-beach. Pero nung nakapag-beach naman kami nung sa may Balay Asinan, okay naman, nakaano nga kami . Yung parang nag-worry lang sila kasi banda doon sa malapit sa amin, may nakita silang oil spill. May oil spill kasi galing sa Mindoro. Tsaka parang nakaabot na sa So,
talagang inano muna nila, pinagbawalan muna nila for sure. Pero after mga 6 days ata, one week, ganun, inano na rin nila, pinayagan na rin nila. Kaya lang yun nga, hindi rin kami nakahanap dahil sa sobrang, sobrang busy at yung mga bata may mga sakit. Kaya hindi rin sila nakapag-beach talaga. Ayun. Kaya, wala din. Medyo na-bored din. Pero, worth it pa rin. Worth it pa rin na gawa ko yung kailangan kong gawin. At saka, nakita ng mga magulang ko yung mga anak ko. At syempre, nakasama namin sila kahit pa paano. Kaya lang, na ano pa rin, kasi hindi kami nakapagmaritisan masyado ng nanay ko. Kasi lalo yung nagstay kami sa bayan, at saka yung sila, hindi sila nakakapag ano, kasi may mga bata din, may mga pamangkin na akong maliliit doon na hinalalayo ng nanay at tatay ko na alagaan. Kasi mayroon kami isang disabled. Kaya wala lang, babawi na lang kami next time! So, for sure, next time, medyo mahaba-haba. Hindi na tong rush at saka super exy naman na to na 2 weeks lang na holiday. Pero, okay pa rin. Excited na ako noon next time na pag-uwi na. Tiyak na medyo mahaba-haba na to. Mahaba-haba na next time. So, lang guys! Abangan nyo na lang po yung mga snippet video ko sa kunting-kunting mga nangyari sa amin. Bye!